Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general wedding for collective, your energy at this time. Ace of Pentacles in reverse, more information about you. The Empress and the Nine of Swords in the reverse. Actually, you're not attracting opportunity, money, but you are your true self, no? Hindi ka nagkukunwari, hindi ka peke. You are being true to yourself and to others, no? Kung ano yung pinapakita mo sa iba, that's really you. You're not pretending, you're not trying to so hard, you're not trying hard to impress others, no? Talagang nakaka-impress ka, like the Empress, no? Nakaka-impress talaga yung vibe mo, but now you feel maybe unstable. What's with the page, what's with the Ace of Pentacles in reverse here sa energy mo? Ano ba to? Upright. Kasi pahalang eh. Upright ba yung Six of Wands na yan? No, it's in reverse. So, ikaw ba yan na feeling unstable or unstable or feeling of parang failure, ganon? No, it's not you. Who? Sino? Sino yung feeling failure na yan na parang hindi siya grounded right now? Your person? No. It's an enemy. It's your enemy. Yeah, it's an enemy of yours. And with the Empress, talagang positive and good, no? Yung nirerejate mo energy, natural, and natural yung confidence mo eh. And natural yung parang you're powerful, no? Yung parang naisood yun ng powerful na aura and strong. And not strong, but and not intimidating, but nakaka-attract as well as respectable, no? And you're so alluring, charming. Parang nakakagaan ka ng loob. Mapapalapit sa'yo yung tao talaga eh. Kasi natural ka. You're being true to yourself. You know, yung na-attract ng mga taong totoo. Yung totoo sa sarili nila. No, na hindi nagpipretend. Hindi parang hindi nila pinifake yung sarili nila. O hindi sila nag-wear ng mask, you know, in front of others. Na-attract nila yung mga totoong tao din. Yung mga good people. But yung mga fake na mga tao na-attract na mas fake people. Evil people attracts evil people also. Evilness, yun din ang na-attract nila. Good people attracts good people also. Good in life. So, ganun. And anyone, you attract anyone. Pati yung with the Empress energy. Anyone is attracted sa'yo. So attractive. But not intimidating. So comforting. So comfortable. Ganun yung feelings na. Yung nararadiate mong energy na. This is someone na nagtitake ng action against you. Enemy na nagtitake ng action against you. And that it's an enemy na always may naisip na idea against you. Nagagawin against you. Yeah. Yes. Palagi may naisip na idea against you. Ganun siya. Doon gumagana yung utak niya sa bubbles. No? Bubbles talaga. Instead na for its own growth. Hindi. Yung panalbahe. So, saan mapupunta yan? Sa impyerno.
Saan mapupunta yung enemy mo na yan? Dahil ganun ang pinag... Sa impyerno nga. Impyerno. Sabi ko, impyerno. O, di ba? Sa impyerno ba yung mapupunta? Sa impyerno? Impyerno. Magdurusa yun sa impyerno. Ganun yung pinagkakabisihan niya eh. Impyerno ang abutin niya. So, yan. Malamang peke yan. Peke na klase ng tao yan. Mahilig mag-pretend, mag-unwari. Ay, oo eh. Huh? Parang sa harap-harapan, pagka harap mo, ang bait-bait niyan. No? Parang hindi makabasag pinggan with the Queen of Cups. Parang hindi makapanakit ng ano, gamit yung dila niya. Hindi sharp yung tongue niya. So parang you will feel comfortable. And para bang mabulaklak yung dila niyan. Manipulative. Pero inside, napaka-team ng budhi. Mga ganun bang klase ng tao? Siya ang unstable. Ikaw hindi ka stress. Mas lalo kung nag-radiate ng attractiveness, mas lalo ka nagiging attractive, mas lalo kang biniblessed, mas lalo nagiging maganda yung buhay mo, abundance, mas lalo mo na-attract yung abundance. Kung hindi pa maganda yung buhay mo ngayon, mas lalo mo na-attract yung abundance. Ano yung madarating sa buhay mo? Sa love life. No? Let's proceed sa love life na. What's with the Seven of Cups in a verse here na darating sa buhay mo na love life? Someone na kung meron tong options dati or priorities, choices, ngayon, wala na. Or maybe binasura niya na yung mga choices niya, options niya. Kung dati guarded to, ngayon hindi na siya guarded. Hindi niya na tinataas yung wall niya, binaba niya na. Sino yung person na yan? Na mag-purso sa'yo, sino siya? Si, oh my gosh, baka kilala to. O popular with the star, or kinahangaan ng iba, or else ay, kasi the star. Or else, nagbibigay siya ng inspiration, or nagiging inspiration sa maraming tao. Or else ay, na-inspired siya na mag-take ng action sa'yo. Na-inspired siya ngayon, and positive siya. Mag-isip. So, ganon. So, ano yung wish mong matutupad? Mag-offer yan? Or may mag-offer sa'yo ng commitment? A serious offer? Or maybe kung kilala mo na yan, kung past person mo yan, na winish mo na mag-commit yan sa'yo, na you will be in a long-term relationship, or makasama mo siya sa journey ng buhay mo, na maging loyal siya sa'yo, na he or she will stay by your side, maybe throughout your life, then it will happen. So, or may darating, kung winish mo man na may dumating na someone na meant for you, na makasama mo at makasalo mo sa buhay mo, no? O makasama mo sa journey ng buhay mo, ng pang long term, or maybe pang forever, na maging loyal sa'yo, mag-stay sa'yo, mag-commit sa'yo, at sa'yo lang mag-focus, no? Yung nag-commit sa relationship, hindi parang tibakla na patalon-talon. So, ayan. Ito na yon. That's your wish granted. So, ano yung feelings? Bakit yung binasura yung iba na yon? Yung mga options niya, or choices niya, or priorities niya, bakit hindi na siya guarded ngayon? Dahil sa'yo? Dahil sa'yo. This person wants a rebirth, a new beginning with you. Dahil sa'yo daw. Yes. Dahil, ano ba? Mahal ka ba niyan? Let's see Mahal ka niyan. Oo, dito lang sa taas. Kasi clarification naman. Ganun ako mag-ano. Sa taas lang to. Clarification. Yes. Kasi, ikaw lang ang gusto niyang maging partner. Ikaw ang gusto niyang makasalo sa buhay, no? Ikaw ang gusto niyang
makasalo sa pagkainan araw-araw, gabi-gabi. Yung ano, ikaw ang gusto niyang makasalo sa higaan. Ikaw ang gusto niyang maging partner in life, in short, no? To be in a union with you. So, yun na feel yung chemistry, balance, true love, affection, kasi it's cups, no? Real love, na you're the one. Mm. This is the one for you. So, ayan, may past man kayo or wala, pwedeng may past kayo dito kasi mayroong death card dito. And meron pang 9 of wands in reverse, meron pang 7 of cups in reverse. So, ano iniisip sa iyo ngayon ng person niyan? Queen of Pentacles. Iniisip niya, what's with the Queen of Pentacles? Iniisip niya. Ah, nanghinayang to, no? Nanghinayang to na, kasi in reverse. Nanghinayang to, guys, na naghiwalay ko yung dalawa. No, nanghinayang siya. Actually, it's upright, by the way. Upright to, upright. Nanghinayang siya na naghiwalay ko yung dalawa noon. She was the best person mo to. Yun ang iniisip niya. Kapag hinayang-hinayang ka. Na nawalay siya sa'yo. Na naghiwalay kayong dalawa. Yung gano'n. So, ano pang iniisip niya sa'yo ngayon? Ang person na yan? To have a union with you. To reconcile with you. So, gagawin niya na yan? O, nasa isip niya na nga yan eh. Iniisip niya na yan. Pero, yan na ba yung next move niya? Magme-message ba yan sa'yo soon? O ngayon, mamaya, mag-message na ba yan sa'yo? Mag-message na ba yung person na yan sa'yo? Let's see. Hindi pa. Hindi pa mag-message yan sa'yo. Mamaya. Soon, mag-message na yan sa'yo. Soon? Let's see. Soon, mag-message na yan sa'yo. Makaka-receive ka ng message. Minsahi pa lang, minsahi. O at least may message. Ano yan? Pag nag-message yun sa'yo, matutuwa ka? Matutuwa ka ba? Matutuwa ka? It's a blessing. Nag-message siya, in fairness. Matutuwa ka daw. So, what's next? Ano yung goals mo na mag-grant? What's with the Queen of Wands in reverse here? Nagmamatigas na ano yan. Magkaroon ng balance. Na maging fair. Meron someone na nagmamatigas na maging fair sa'yo. Ayaw niya talaga na maging fair sa'yo, no? And, kunwari, kaway mo yan. Yung Queen of Wands in reverse na yan. And then, hindi. Hindi. Dating mong person yan? Hindi. Or, it's an enemy. Hindi mo man kaaway, hindi mo man siya tinuturing na kaaway. Kaaway ang turing niya sa'yo. Kaaway ang turing niya sa'yo. Oh yeah, kaaway ang turing niya sa'yo, pero hindi mo siya tinuturing na kaaway. Ayaw niya talaga makipag-areglo. Ayaw niya ng peace. Ayaw niya ng balance. Ayaw niya ng yung maging fair. Nagmamatigas siya. May mga insecurities to, naingit yan sa'yo. Dahil, ano ka? Kasi siya, puro insecurities, so, walang bilib sa sarili niya. Dahil wala naman si Rung kabilib-bilib sa sarili niya talaga. O, di ba? Ang dami masasaktan yan, sa mga ang loob niyan. Kasi, iba may, may mga insecurities malamang, kaya ganun. So, yan.
Yeah. Kaaway ang turing niya sa'yo, pero ikaw, hindi mo siya tinuturing na kaaway. Malapit lang ba sa inyo yan? Malapit lang sa inyo yan? Let's see. Hindi, malayo yun sa inyo. Problema niya yon kung wala siyang belief sa sarili niya, kung wala siyang confidence, hindi natural lang confidence niya, na nagkukunwari lang yan, kunwari confident yan, pero hindi. Kasi ako, in reverse yung Queen of Wands, you know. Ang problema niya, nainggit sa katawan niya, sa utak niya. Nainggit yun sa'yo, no? Hindi. Na-insecure siya sa'yo, na-insecure. Hindi daw siya na-insecure sa'yo. Anong tawag doon? Lanat yung mata niya sa'yo. Hindi daw siya nainggit. Eh, ano? Anong dahilan? Pinagselosan ka? Ayun, pinagselosan ka. Nagselos lang sa'yo yan. Ayaw daw. So, ayaw mo siya kung ayaw niyo ng balance. Makakarma yan. Right? Makakarma yan. Oo, makakarma yan. Impress yung energy mo dito. You're strong. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga bagong dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button and sa kanilang ma-notify kayo sa mga susunod na videos. By the way, ano daw yung goal mo na yon? Na ano? Ano ba yung goal mo na yon na matutupad? Na magkaroon ng hustisya yon, no? Kasi ayaw niyang, makipag-ariglo sa'yo, yung mag-ayos kayo, ganun. Magkakaroon ng justice yon. At makakarma yun, guys, no? Makakarma yun. Yun ang mangyayari doon. So, ayan. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan ba dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay manotify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.